Yo, kamusta na you guys? Waysanity here at ngayon tuturuan ko kayo kung paano mag-solve ng 5x5. Bago magsimula, kailangan nyo at least na 1. Marunong ka na dapat mag-solve ng 3x3. At number 2, option na lang to pero nire-recommend ko sa inyo na mag-aral muna mag-solve ng 4x4 bago pumunta sa 5x5. Pero hindi naman talaga siya necessary na kailangan. Nire-recommend ko lang dahil yung concepts ng pag-solve ng 4x4 ay makatutulong sa inyo para makapag-solve ng 5x5. Pero kung 3x3 lang ang meron kayo at ang kaya nyong buuin at gusto nyo pa rin mag-solve ng 5x5, go lang dahil magagawa nyo pa rin matuto kung paano mag-solve ng 5x5. Ang method na ituturo ko sa inyo ay tinatawag na reduction method. Mula sa gulo na 5x5, una isosolve natin ang lahat ng centers, pangalawa, i-orient natin ang lahat ng edges, at pangatlo, isosolve natin siya na parang 3x3. Let's start! Okay, para sa unang step, kailangan natin mag-solve ng isang center. Pwede kayong pumili ng kahit anong kulay na center dito sa 5x5 Rubik's Cube. Pero sa tutorial na to, una kong isosolve itong white na center, gagawin natin white itong parang 3x3 dito sa gitna. Now, mabubuo natin yung unang center sa pamamagitan ng pagbuo ng bars. Now, ang mga bars ay yung parang mga ganito. Isa siyang set ng 1x3 na center pieces. At para sa unang center, bubuo tayo dapat ng bar dito sa gitna. So, maghanap tayo ng dalawang center edges. Here is one. Ilalagay ko to dito sa tabi ng white. Like so. And then, hanap pa ako ng isa. Eto, may dalawa dito. I can just use any of these two. Isa side ko lang to. Itong 2x1 na to. Dito sa gilid. And then, itataas ko na itong isa. And boom! Meron na tayong unang bar. Ganun din yung gagawin natin dito sa natitira pang pieces na hindi pa solved. Okay, so may nakikita ko dito ng isang center edge at isang corner na white. So, para mapagsama ko sila, ilalagay ko to dito sa harap para pagbaba ko nitong white, mapupunta siya sa tabi nun. So, iisod ko siya dito sa pataas dahil nasa taas din to and then ibababa ko naman to. Now, kailangan ko pa hanapin yung isa pang white na piece. Like this one. Ito, pwede natin itong magamit. And also, habang sinosolve yung mga remaining na bars, make sure na hindi mo nagugulo yung una mong nasolve na bar. So, I am free to move this layer, even tong mga layer na to, kasi hindi niya naaapektuhan tong unang bar na ginawa ko. Pero, pwede ko din tong i-move at ito, pero bawal ako mag-move along this layer at along this layer. Kasi, mawawala sa orientation yung dalawa kong naunang edges. So, balik tayo dito. Ito yung isang white na corner na piece. Then, ilalagay ko siya dito para pwede ko siyang mataas doon. Then, itataas ko siya. And now, i-insert lang natin to doon sa places ng white na center. So, isod ko to patagilid. And then, itataas ko siya. Alright, meron na tayong dalawang bar. Kailangan na lang natin isolve yung natitira. Okay, meron ditong white na edge. Ayun, ito yung isang corner. At, nasan kayo sa? Ito, ito pa yung isang corner. Now, sa case na to, una ko munang isosolve itong white dito sa taas at itong white dito sa white na edge dito sa baba by moving this over here and then ibababa ko siya. Now, para mapagsama itong natitirang 2x1 at white na piece, imumove ko lang ito dito sa lower left na position dahil ito nasa upper left na position and then isasama ko lang siya dun sa naunang dalawa. Like so. And then, iikot ko to 180 degrees kasi kapag binaba ko to kaagad, mawawala naman sa orientation yung nauna kong nasolve na white. So, iisod ko muna to dito sa right side. And then, saka ko siya ibababa. And like so, ganun lang makabuo ng unang white na center. Now, para naman sa second center, which is in the exact opposite place dapat nung una mong center. So, white yung una kong sinolve, meaning na ang exact opposite ng white would be yellow. Same goes kung ibang kulay na center yung sinimulan mong isolve. Kung sa blue ka nagsimula, dapat green yung second center mo. Or kung sa orange ka nagsimula, dapat red yung second center mo. Alright, so gawin din natin yung ginawa natin sa white dito sa yellow. But sa case na ito, kailangan nating maging cautious sa steps natin kasi dapat hindi natin magulo itong nauna nating white na center. Okay, so eto, meron na tayong unang yellow na edge. Now, pwede tayong mag-insert ng isa pang edge katulad nito dito sa taas. Now, paano natin yun gagawin? Itong yellow na edge ay makikita natin dito sa left side. So, ilalagay ko itong yellow na edge na to dito sa right side para katapat niya itong empty space na to. Now, kapag tinaas ko to dito para makabuo ng yellow na bar,
magugulo ko tong white na center. Kung titingnan nyo, itataas ko to, nag-move itong white na bar. Again, itataas ko to, tataas ko to dito, magagalaw itong white na center. Now, para maayos yung white na center natin, babawiin lang natin itong una nating move. Sa pamamagitan ng, itataas ko tong yellow na edge na to, dito sa taas, pero nagalaw natin yung white, so imu-move ko tong yellow na bar vertically, papunta dito sa gitna, para kapag binaba ko ulit tong white, may iwan na buo yung nauna kong sinolve na yellow na bar. So kapag binaba ko to, we have retained the bar. Okay, ulitin ko yon. Okay, so itataas ko lang tong yellow, imu-move siya vertically, para pagbaba nitong white, masosolve pa rin yung yellow na bar and our center remains solved. Okay, so para sa natitirang dalawang yellow na bar. And after nyo isolve itong center bar dito sa yellow, ilagay nyo sa side yung magkabilang center na tinatry nyo buuin. Sa case ito, solve na yung white. So, ilalagay ko sa gilid yung yellow at white. So, eto, meron ng dalawang ready na yellow na pieces dito. Kailangan ko na lang hanapin yung edges, which is, eto. Pwede kong i-insert itong yellow na edges dito. Like that. And then, i-turn yung cube para i-insert naman siya dito. Again, ilalagay ko lang itong yellow na bar vertically. Tapos, itataas ko to. Itataas ko itong yellow na bar, pero magugulo ko itong white. So, pagkataas ko nito, para mabawi itong unang pataas natin na turn, sa pagbaba natin, dapat ang ibababa na natin ay yung unsolved na yellow na place. So, sa case na to, isosolve natin itong right side. So, itataas ko to, pero may iwan na unsolved itong left side. So, iikot ko to 180 degrees. 1, 2, and then, pagkababa ko ng white, may iwan yung dalawang yellow na bar dito sa taas. Alright, solve na natin yung natitirang yellow na bar. Okay, meron na ditong dalawang yellow. And ito yung natitira niyang corner na center. So, imu-move ko lang to papunta dito para mag-match sila nung place. Nakikita nyo, nasa lower right dapat siya. So, etong yellow. Dahil lower right yung kulang na piece dito sa 2x1 na yellow na bar. So, imu-move ko lang to dito. And then, pwede ko na siyang ibaba. Like so. But this time, hindi ko na pwedeng i-insert basta-basta itong yellow na 3x1 na bar dito sa unsolved space. Dahil kapag tinaas ko to dito, wala na akong mapagbabawian nung pagbaba nitong white. Kasi solve na yung mga natitirang bar. So, anong gagawin natin? Gagawin natin, bababa natin to ulit. I-insert ko to, tong last na pieces na to, dun sa part ng center kung saan meron ng solved na pieces. So, imbis na i-insert ko siya dito sa part na to, kung saan merong unsolved na pieces, dito ko siya ilalagay sa kabilang side. Dito ko siya ilalagay sa kabilang side para kapag tinaas ko to, ang i-re-replace nating pieces dito sa side na to ay mga unsolved pieces. So, kapag nag-U2 tayo, at kapag binaba ko ulit itong white, yung nauna natin ginalaw na yellow na bar ay mababalik dun sa original niyong position. Again, i-insert ko tong yellow na 3x1 na bar dun sa kung saan meron ng already na solved na pieces. So, pataas na ganito. And then, imu-move ko to twice para mababa ko siya. And then, pagbaba ko sa kanya, solve na yung yellow na center and then yung white na center. Also, pareho lang pala yung step kung gagawin nyo yun sa left side or sa right side. For example, kung sa right side nyo siya gagawin, hindi ko pa rin siya pwedeng i-insert dito sa merong unsolved na pieces. Kasi kapag tinaas ko to, wala na akong mapagpapalitan na unsolved na pieces. Kahit anong turn ko dito, ang mabababa ko pa rin ay yung solved na yellow na 3x1. So, i-insert ko to dito sa place kung saan meron ng solved na 3x1 na bar dito. Then, pagtaas ko nito, ilalagay ko naman dun sa place niya itong mga unsolved na pieces and then ibababa ko siya. Like so. Alright, nakabuo na tayo ng dalawang center. Uulitin lang natin yung mga steps na yon para mabuo yung rest ng apat na center. Now, para dito sa remaining steps na to, I highly recommend na i-tilt nyo kung saan nasa left and right side yung dalawang solve nyo na center para magagalaw nyo to freely. But huwag kayong magagalaw ng two-layer turn sa up and down layer kasi magagalaw nyo itong dalawang layer. Pero pwede pa rin kayong mag-move ng isang layer dito sa top at bottom faces ng cube. Kasi hindi naman magagalaw yung una nating na-solve na centers. Alright, so
Sa case na to, siguro ang una kong isosolve ay itong blue, just because meron akong dito nakikita na dalawa na blue na edge pieces. So, ilalagay ko lang to dito sa gilid. And then, i-insert siya dito sa tabi nitong blue. So, itataas ko to, then itataas ko rin to. Alright. Now, para sa remaining sets of bars, ilalagay ko lang siya vertically para magalaw ko to freely. So, hanapin ko yung dalawa pa. Oh, eto, meron na kaagad ng mga 2x1 na bars. So, eto, meron isa ditong nag-iisa na corner. So, iisod ko lang siya dito sa place nito, which is the lower left na position. So, etong blue na piece ay currently nasa upper right. So, ilalagay ko siya dito para mag-match sila dun sa missing place nitong kulang na corner dito. So, imumove ko lang siya twice. And then, itataas ko to dito. Now, ilalagay ko ngayon itong nasolve ko na 3x1 na bar dito sa tabi ng blue. Isod ko to dito sa taas dahil nasa gitna to. And then, ibababa ko lang siya. Like so. Now, para sa remaining na blue bar, meron na ako kagad dito nakita na 2x1 na blue na pieces. So, hanapin lang natin yung corner. Ah, ito yung corner niya. So, etong 2x1 ay ilalagay ko... Wait. Etong 2x1 ay ilalagay ko dito sa lower left na position. Dito. Dito siya. Para mailagay ko yung blue ko na corner either dito or dito. Sa case na to, ilalagay ko siya dito sa lower right na position kasi dun siya kulang. Kasi kapag nasa gilid, itong blue na bar na to, hindi ko pwedeng i-insert itong blue na corner. Again, bawal tayo mag-move ng dalawang layer sa up and down faces dahil magagalaw yung layer. Hindi ko to mailalagay dito sa pamamagitan ng pag-move ng papaganito kasi nga nagugulo ko yung dalawang layer. So, ire-remain ko lang yung pag-insert nung blue na corner doon sa left and right side. So, lalagay ko to sa baba para ma-insert ko yung blue na corner dito sa right side. Move ko to papunta dito sa lower right. And then, match it. Ima-match ko lang siya dito sa 2x1 na piece. Like so. And then, ilalagay ko lang siya sa right side. And then, ibababa. There we go. Meron na tayong tatlong center. Let's continue. Now, ito, itong orange center bar isolve natin. Now, makikita natin na meron na already na isang orange na edge piece. So, isa na lang yung hanapin natin. No, pareho yung corner. Ito, pwede natin gamitin either dito sa dalawang to. So, gagamitin ko to, ito. Itong orange na center edge na to, ilalagay ko siya dito sa gilid. And then, ibababa ko siya dito sa place ng orange na bar. Now, sa case ng pag-insert na to, imbis na kanina na isang turn lang tayo, magdadalawa tayong turn kasi nasa opposite faces siya ng cube. So, ibababa ko to twice para mag-match siya as orange na bar, pero nagulo natin yung blue na bar habang ginagawa natin yun. Again, kung ibababa ko tong orange dito, magagalaw ko din tong blue na bar. Kung titingnan nyo, kapag binaba ko yung orange, magugulo yung blue na bar. Again, katulad nung ginawa natin sa yellow, ire-replace natin yung pagtaas natin ng unsolved na orange na pieces para pagtaas natin at pagbalik nitong blue na bar, magre-remain na solve itong orange na pieces. So, ibabalik ko lang yung unang kong dalawang turn sa simula. There we go. Solve pa rin yung blue. Ganun pa rin yung gagawin natin dun sa mga remaining na bars. Okay, dalawang corner. Eto, nalagay ko itong orange dito sa side na to. Isod ko to dito. Then, itataas ko siya dito. Pero again, habang ginagawa ko to, nagagalaw ko yung blue na center kasi nasa pareho siyang axis, parehong y-axis yung ginagalaw natin. So kapag tinaas ko itong orange dito, isa-side ko itong orange na bar dito sa gilid, and then ibabalik ko yung nauna kong move na blue. Alright, so i-insert ko na lang itong orange dito sa natitirang, dito sa unsolved places. So imove ko lang itong orange dito. 1, 2. Nagalaw ko yung blue na bar. Papaltan ko ng unsolved na pieces. Then, itataas ko ulit yung nagalaw ko ng blue na bar. Alright. Now, we have these two remaining orange na pieces. So, center edge yung kulang sa kanya. So, medyo tricky to. Ilalagay ko siya dito sa gitna para pinagigitnaan siya nitong dalawang corner na pieces. Ibababa ko ngayon tong layer na to. Pero at that moment, again, nagalaw ko yung blue. So, isa-side ko yung orange. Para pagtaas ko ulit ng center na pieces. Again, pagbaba ko nitong orange,
Kailangan ko ulit itaas tong center na layer kasi nagalaw ko yung orange at blue na already solved na. So, igigilid ko tong orange. Itong igigilid ko tong orange na bar. Itong currently na binubuo ko. And then, itataas ko yung nagalaw kong pieces. There we go! Now, kagaya nung pag-i-insert natin, nung last na yellow na bar dito sa yellow center face natin, ganun din yung gagawin natin sa orange. Kasi, itong orange na bar na to, kailangan natin ilagay kung saan meron ng solve na orange na pieces. Kasi kapag nilagay natin siya dito sa place na to, wala na tayong maipapalit na pieces at mare-remain na unsolved yung orange na center. So, ilalagay ko siya dito kung saan meron ng solve na orange na pieces. Tataas ko siya, move it twice, and then ibababa ko naman yung ginalaw kong unang move. Like so. Again, here's the other angle. Kapag ginawa ko yun, nagagalaw ko tong blue. Kaya, ipapalitan ko siya ng unsolved na orange na center. Like so. Now, para sa last two centers, try nating isolve itong green na bar sa gitna. Again, habang nagsasolve kayo, I highly recommend na mag-start kayo dun sa bar sa gitna. It will make your life easier. So, lalagay ko sa gilid itong green na bar dito. Tapos, i-insert ko itong green na edge dito sa side na to sa pamagitan ng pag tinaas ko to, ilalagay ko ngayon vertically itong green na edge na to. Nakikita nyo ba to? Itong 1, 2, 3. Itong green na center edges na to. Center bar na to pala. Sa side ko siya, lalagay ko siya vertically. And then, ibababa ko yung mga nagalaw ko na pieces. Again, tataas ko itong green na edge dito. Sa side ko siya para maibalik ko yung nagalaw ko na pieces. Alright. Ayun. Now, lucky yung case na to dahil meron na already na solve na green na bar. Makaka-encounter kayo ng ganitong cases. Sa case ito, go ahead and insert itong green na bar na to dito sa nauna nating na-solve. So, F and then ilalagay ko to pataas and then replace it with the unsolved pieces. Para pag binawi ko yung move, mararamihin na solve yung mga nauna nating binuong centers at yung dalawang green na bar sa binubuo natin. Now, kung ganito naman yung case nyo, kung saan walang green na bar dito sa baba, gagawa lang tayo, for example, ibababa ko tong green na corner dito, and then isa-side ko tong green dito sa gilid, para pag tinaas ko yung nauna kong move, meron na akong green na bar dito sa baba. Now, kagaya ng unang step, i-insert ko lang siya dito. Taas, palit ng unsolved na edge, and then baba. Now, para sa last three pieces nitong green na center, minsan makaka-encounter kayo ng cases kung saan meron na kaagad na green na bar dito sa baba. Like so. Pero napaka-rare nun. Pero kapag na-encounter nyo to, just go ahead and insert it like this. That will do you fine. Pero in most cases, hindi yun nangyayari. Merong mga cases kung saan, for example, ganito. Now, ang gagawin natin ay magsasolve tayo ng dalawa dun sa remaining na three pieces dito sa green na center. So, sa case na to, merong magkasama na 2x1 na green na pieces dito. So, i-insert ko siya dito sa solve na center pieces. Tataas ko to. And then, ibababa ko itong merong unsolved na pieces. Para merong matira na isang unsolved na green na center. Yun yung goal natin para dito sa last two center na case na to. Again, isa pang case. For example, ay ganito. Meron ako ditong green pieces na hindi magkakamatch. So, ibababa ko lang itong green dito sa tabi nito. So, paano ko gagawin yun? Ilalagay ko lang din itong green sa taas. Itong green na center. And then, ibababa ko to. And then, ilalagay siya sa side. And then, after that, pwede ko na itong i-insert dito sa merong solve na place. And then, tataas ko to. Palitan ng hindi pa solve na bar. And then, ibaba. Again, one last scenario. Kapag ganito naman yung case kung saan merong green na dalawang parehong corner, yung kailangan nyong i-insert, pwede nyo pa rin itong i-insert by the way. Dahil dalawa pa rin siyang green na centerpiece na pwede ko siyang ilagay dito. So, imove ko lang to. Kung saan meron akong mapag-i-insertan na solve na already na green na bars. So, itataas ko to. And then, i-insert siya sa gilid. And then, ibababa ko yung nauna kong ginalaw na green na layer. Alright. Sa pagbuo ng last two pieces na kailangan ipag-swap, meron lang kayong dalawang cases na may encounter. Kapag middle edge, yung pagpapalitin nyo, like this one, or kapag corner naman, katulad nito.
I'm gonna use this as an example. So, yung unang step para ma-solve yung pinaka-last na remaining dun sa last two centers ay ilalagay nyo siya sa parehong place dapat. Either nasa kaliwa or nasa kanan. Sa case na to, ilalagay ko tong pareho, itong green na center edge at red na center edge dito sa right side. So, ilalagay, imo-move ko to, punta dito sa kanan. Same with these two. Kung saan yung dalawang pieces na magsaswap ay nasa parehong place pero magkaiba lang na color. For example, ito, nasa middle siya, tong red, middle right. So, tong green, dapat nasa middle right din na place. Alright, so, kapag center edge, yung pinaka-last na piece na kailangan yung ipag-swap, ganito yung gagawin nyo. Tataas ko tong green, move siya to the center, itataas yung middle na edge, since middle green yung pagpapalitin natin, imove siya to the side, ibababa yung una nating tinaas, and then ibabalik yung vertical na red. Alright. Now, kapag naman corner, for example, ganito. Ganun pa rin yung gagawin natin. Ilalagay ko siya along this right na layer. So, iisad ko tong red dito. And then, itataas ko yung green dun sa place na pupuntahan niya. Over here. And then, iisad ko tong face na to. Pupunta sa gilid. Tataas ko tong red. And then, ibababa ko tong nabuo na bar. And then, ibabalik tong red na pieces. One more time. So, itataas ko tong green dun sa place na pagpupuntahan niya. Ilalagay ko siya sa gilid. Itataas ko tong red na bar para ma-substitute dito sa place nung green na nilagay natin. I-move ko yung una kong ginalaw na upper face. Ibababa yung una kong move. And then, ibabalik lang siya dun sa unang position. Solve na siya. And ganun din yung gagawin natin kapag andito sa upper place. Kung ganitong case, ito, tong green na to, ilalagay ko dito. Tataas ko to dito. I-move siya sa side. Tataas tong red. Babalik siya. And then, ibababa. Sa side to, and then, ibababa dito. And there we go! Nasolve na natin ang lahat ng centers ng 5x5. Now, on to the next step, which is the pairing of the edges.